Kakakita ha? Amen? Good morning po! Ayan! Parang makatulog pa tayo eh. Napuyat pa tayo gabi. Ayan. Actually, itong panahon na to ay Christmas rush na to, no? Kahit saan tayo pumunta, ay ang daming tao, ang daming Christmas party. Yung isang araw po ay napunta ako ng bandang Fortune. Nasagi din ako. No? Dahil sa dami ng volume lang no, ng sasakyan, utot, mga kotse. So, ang nangyari na lamang po ay parang ano, parang patawaran. Dahil Christmas naman, sabi, Merry Christmas. No? Ganun na lang po. Medyo maano yung ano yung puso natin ngayon dahil Christmas. At ako po ay naniniwala kapag panahon po ng December. 29 po yung ating ano no, Thanksgiving. And that is yan din po ang ating birthday. Happy birthday sa ating lahat. So, ang dami kong handa marahil sa darating na birthday ko. Hindi na ako magdadala. Anyway, purihin po ang Panginoon sa mga kapatid natin na nakasama ngayong umaga, mga bisita, at mga hindi na bisita. Magandang gabi po, ay magandang gabi. Pati po ako, pakiramdam po, gabi na rin eh. Pero good morning po at pagpalain po tayo ng Panginoon ngayong umaga. Ngayon po umaga ay gusto ko po magbahagi ng salita ng Panginoon. Hindi po ako ma-versibulo na tao. Mas marami po akong talks kaysa sa mga verses. Pero ang alam ko po, lahat po ng yan ay galing din po sa salita ng Panginoon, no? Yung ating tatalakayin ngayong umaga. Ngayong umaga po ay gusto ko pong basahin natin muna yung ating text. At ito po ay nanggagaling po sa John 21. From verse 4 to 6. Sabi po dito, early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. He called out to them, "Friends, haven't you any fish?" "No," they answered. He said, "Throw your net on the right side of the boat, and you will find some." Tayo po yung sandaling manalangin. Panginoon, marami pong salamat muli sa araw nito na binigyan mo kami ng opportunity na marinig muli, Panginoon, ang iyong salita. Panginoon, ikaw po ang bida sa gawain nito. Ikaw po ang pantaas. Itago niyo po ako, Panginoon, sa ilikuran. Nais ko lamang po, Panginoon, na gabitin niyo na tagapagsalita sa araw na ito. Lord, we want to encourage Panginoon and to uplift our spirit. Marahil ang iba sa amin, Panginoon, ay may mga dinadalang mga problema. Pero Panginoon, hayaan niyo po ang iyong salita ngayong umaga ay makatulong, Panginoon, upang maibsan, hindi man mawala, maibsan ang aming mga dadadalang. Marami po sa amin, Panginoon, na dumako sa lugar na ito except because hindi lamang, Panginoon, para ito ay isang bahil, purihin, o salamatan, kung hindi daladala rin namin, Panginoon, ang mga kabigatan ng aming mga puso. Ngayong umaga, hayaan mong malaya kang maglakad, umipo sa bawat isa, magpagaling, magpurbay, at bigyan mo kami, Panginoon, ng kaunawaan sa iyong salita ngayong umaga. Bigyan mo, buksan mo, Panginoon, namin mga espiritual na pangunawa upang makita namin, Panginoon, ang iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang tatanakayin po natin ay patungkol po dito sa providence ng sinabi. Itong word pong ito ay isang ano po ay nag-scroll po ako sa Facebook. Meron pong inilabas na libro, bagamat hindi po siya nababasa. Pero ang context po nito ay napakaganda.
siya po ay isang preacher, pastor, naka-base po sila sa Cebu. At dati po ako ay nagpupunta sa iba't ibang mga probinsya para po mag-anok lang sa patos. Kaya napuntahan po yung Cebu, napuntahan po yung Iloilo Bacolod, and the rest of the Philippines. Except lang po yung sa Basilan at saka doon sa Palawan. Pero the rest po ay halos napuntahan ko po. At habang ano po ay nagbubulay-bulay, sinasabi ko, Panginoon, ano ba talaga ang mensahe na nais mo ngayong dito sa panahon ito? O sa panahon na ako po ay mag-deliver na yung salita. At I noticed na sinabi ko sa akin ni Pastor Felix na December ay tatayo nga sa harap at magsasalita at pagbabahagi ng salita ng Panginoon. At doon po ay siguro mga 3 or 4 months ago ay talagang ano na yung ating panalangin. Sabi ko, Lord, ano po ang ating gagawin? Because siguro ang huli kong salita ay 15 years ago. Ay, ganun po. At ako po ay first time ko lang po ulit ngayon na magbabahagi ngayong salita. Ang sabi po dito, sa ating pong tatalakayin ngayon ay bibigyan ko po kayo ng background kung bakit bumalik si Peter sa pangingisda ulit. Una, ay last pong bigyan natin ng pansin na Peter and other disciples are witness kung paano po nangyari sa ating Panginoon Jesus during the time na siya po ay papunta ng Calvary. Siya po ay hinagupit, tumanggap ng paano. Ano din po yung compassion of the cross kayo? Compassion of Jesus. Kung kayo po ay napapanood nun, it seems na parang it's a riyad, no? Na sa bawat palo po nun, yung mga bullets, o sabi natin yung ipinapalo at tinahagaw, kapag ipinaling po yun, nagkakasugat po ang likod ng ating Panginoon. And Peter ay isa sa mga witness kung bakit ganun na lamang yung kanilang paghinagpis kasama ng kanyang mga alagad, kasama ng mga alagad na iba. Na si Peter, na ipinagkamulo ang ating Panginoon 3 times. At this time, na-witness nila na ang ating Panginoon ay patay na at talibing. At hindi nila alam kung ito po ay babago lang. Because wala pa pong announcement na ang ating Panginoon ay nabuhay after nung inilipin po siya. Na-witness po nila lahat siya nung pinasok ang ating Panginoon doon sa tomb. At sila po ay umuwi. Marahil ay hindi natin alam kung ilang araw o anong oras sila nagdadalaw natin. But I think yung emotional nila naroon ang taas. Na hindi na nila makikita ang kanilang master, ang kanilang teacher, ang kanilang leader, ang kanilang kaibigan. For 3 years na magkakasama sila, kumakain, biino, nagkapasiyahan, nagtuturo ang Panginoon sa kanila for 3 years. At nakita nila na ang ating Panginoon, hindi. They are witness miracles after miracles. Nagpakain ng 3,000 tao. Nagpakain ng 5,000 tao. Nagpadilat ng mata. Nagpalayas ng inaalian ng masamang espiritu. At iyon, yung Jesus na kasama nila at nakita nila na inilibing.
napakahirap po na tanggapin ng isang bagay na kung saan ang kaibigan, kamag-anak o ang mahal sa buhay na mawala, lalo na kung very close to them. At itong point nito, marahil sinabi ni Peter, wala na eh. Sigisipan niya, marahil iisip niya, wala na. Wala na ang ating leader, wala na ang ating Panginoon. So, sino ang sasama sa atin? Papanahon tayo at mahigis na. Ito po yung parang twist down doon sa kanyang puso. Sabi niya, babalik ako na ang Sea of Galilee, mahigis na. At nung marinig ito ng kanilang mga kasama, ay sabi nila, sige, sama kami. At doon sa kanilang paglaon ay for the long night na kanilang pangingisda. Siyempre, nasalaysin sa boat at sila ay naghulog ng lambat. At nung kukuli na nila yung lambat nila, bilisan, walang lambit. Didilis, disaksak, wala. Mag-uumaga na po yan. At sa pangingisda, nahuhuli po ang isda. Ako po ay naging part din ako ng pangingisda sa Bisaya, sa Falmar. Karaniwa po yan ay mga alas dos ng gabi. Ihuhulog yung lambat at kukuli na ito ng almost mga 3 to 4 hours o 3 to 4 a.m. At kukuli na nila. At yun po ay sa kaliwa nila inilalandan o sa kaliwa nila inihulog. Ganina po ako napasin nyo, dito po ako sa kaliwa, pumasok. Karamihan po na nagsasalita dito sa kanan. Napasin niyo po, sinadya ko po talaga. Because this is the human, parang human factor na parati tayong nandito sa kaliwa. No? Ang usual na buhay ng tao, parating, ang mangingisda ay parating sa kaliwa. Hinuhulog yung lambat. But this time, ang sabi ng Panginoon, hindi nila alam na nabuhay na muli ang ating Panginoon. Pangalawa na siya nagpakita doon sa una kay Mary Magdalene. Dapat natatandaan niyo po. Pangalawa, doon sa mga alaga. At this time, pangatlo, kina Peter na. At tinanong ang mga alaga ng Panginoon at distance. Sabi, friends, meron pa kayong nahuli? Sumugod po ang ating mga magigiting na kaibigan ng ating Panginoon. Wala po. Wala. Di kahit isa. Dito po sa pagkakataon nito, sabi po ng ating Panginoon, impossible na makahuli-huli sila ng isda pag umaga na madaling araw na. Lipas na, wala na yung mga isda. Nag-uwian na sa kanila-kanilang lugar. But this time, sabi ng Panginoon, throw your net. Huli mo, iladlag, ihulog yung lambat. First thing na makikita natin ay accountability. It seems that is responsibility. Accountability, ang sabi ng Panginoon, umalik na sila sa pangingisda. No? Pero siyang hawak-hawak na lamang. The same thing din po sa bawat isa sa atin. Christians, meron po tayong hawak-hawak.
dalas natin ilaglag parati sa kaliwa. It means, kung minsan tayo Kristiyano, umana ng pagkataya, ay hindi po nakahalata na tayo pala ay Kristiyano. Nagkatago, nag-disguise. Hindi halata. This time, ang sabi ng Panginoon, huli mong imulo yung net na ito. Sa pagkakataong ito, ang sabi ko, this is sa kalagayang ito, pinahulog muli ng Panginoon dahil alam ng Panginoon, wala silang iuwi. Nahuli. At alam niyo po ang mga ninis niya. At ito po ay na-witness ko rin sa amin sa Indonesia. Kapag wala pong huli, yung mga manginis niya, lalo na yung naglalaglag ng mga lampad. Una po, inuutang po nila yung gasolina, yung pagkain, yung biyahe. At babayaran yon pag naong nila at kung may mga isda silang dalang ibebenta. Sa alamang sila mga kapagbayan. Ganun po ang kalagayan ng mga isda. And this time, alam ng Panginoon, alam na alam ng Panginoon, na wala talaga silang mahuli. Uuwi sila ng lupaan. Uuwi sila ng malupaan. For the second time, marahil yung damdamin ni Peter, master po si Peter sa pag-iisda. Alam niyang basahin kung merong isda o wala. Yung weather, kaya niyang basahin ito. Hindi po pipitsugin si Peter na mag-iisda. Kaya that time, ang sabi niya, mag-iisda ako. Babalik ako sa Sea of Galilee. Ano sabi ng mga kasama kami. Kasi alam nila na marunsay at marunong si Peter. O accountable si Peter sa kanyang mga kasamahan. At pag-uwi nila na wala na silang huli ni isa, accountable sila sa kanilang pamilya. Responsibility nila to provide ng pangangailangan na kanyang mga anak. Ng kanilang pamilya. Uuwi sila ng luhaan. Wala ulit. Please. Kaya ang sabi ng Panginoon, through your name. Second, on the right side of the boat. Sabi ng Panginoon, through your name, on the right side of the boat, and you will find some. This time, yung accurate, precise na sinabi ng Panginoon. Kapag tayo po ay sumunod sa Panginoon, nagbibigay po siya ng eksaktong gagawin. Hindi po basta bahala na, sige, laglag mo yung lambat na yan kung saan-saan, makakahuli ka. But this time, sabi ng Panginoon, on the right side, alam niyo po, doon sa very unusual po na paglaglag ng lambat ay sa kaliwa because of the current, no? Yung hangin. Dito po inilalaglag yan sa kaliwa. Kasi yung hangin, yung current nito ay pag ganun. So hindi siya masasagi at hindi mapapailalim yung lambat habang inilalaglag yung lambat. Pero bakit sinabi ng Panginoon this time? Throw your net on the right side. Unusual. Iba. Kapag ang Panginoon ang nag-utos, ayaw niya ng parang sa cycle, pag-routine ng buhay natin. Meron siyang ginagawa na pagbabago sa buhay ng bawat isa. Meron siyang instruction, clear, precise, accurate, yung kanyang sinasabi, no? Ilaglag mo yan sa kanan bahagi.
ng baka. Dahil iyon yung kalooban niya. Marahil, kila Peter, pwede siya na magtanong, bakit? Kumisan tayo pong mga tao, tayo pong mga mananampalataya. Kapag ang buhay natin, puno tayo ng problema, puno tayo ng mga adalhanin, it sometimes, and oftentimes, tinatanong lagi natin ang Panginoon. Panginoon, bakit? Bakit? Naalala ko po, one time na kami po ay natira sa isang lugar, sa San Mateo. At talagang grabe po yung aming naranasan. Kasi po, marahil yung time na yun, inuhulog namin yung lambat namin on the left side. Mahirap po yung kanagaya. Tumisan po, sorry to the word, bisan sa haba ng nilalakad, kailangan po pumasahin. No? Doon ko naranasan na hindi magbayad ng jeep. Talagang grabe ang kapag. Pag nabis doon ako ng driver, baka ako'y masuntok at maupakan mula gitnang bayan hanggang Marikina. At kung gusto kong lumuwas at pumunta ng Marikina, ginagawa ko, sabi ko sa mga anak ko, anak, badapot ako ng isang tansan at sinisiba-siba ko. Sinisiba-siba ko hanggang makarating sa highway ng San Mateo. At doon, pwede na ako sa mga energy. Isang bagay pa na aming ginawa sa lugar na yon ay nagtinda kami ng banana cube. Ang multi cube. Ayun, witness yung ating mga anak. Kumbinsan, gusto nilang maglabasan na sa school, Santa Elena. Gusto nilang maglabyardan. Pero hindi sila makapaglamyardan. Bakit? Bibigay ko sa kanila yung binili kong kamote at saka yung saging sa bato. Kasi magluluto kami sa hapon ng banana cube at kamote cube. Alam ko ang labdami ng mga estudyante. Makikita ka ng mga klase mo, wow, diyan ba si Chuck Rem? Pag-gat ng magtatay. Pag-uwi ng banaan ng saging, mantika, pantuhog, dahon, dahil pagpibinda sila, mamayang hapon. Yun po yung reason. Nung dumating din po ako sa panahon na ako po ay nagpupunta ng mga probinsya para magkanok ng sapatos, madyan tayo. Maayos at maganda. Kasi dumating din po sa panahon na sumatsan po. Wala na pong kumukuha ng sapatos. Kasi po, local na sapatos ng Marikina. Kasi po, mahal. At merong murang sapatos na dumating sa bansa. At doon sila kumukuha. Affordable nga naman. Can you imagine? From ang local natin ay 650. Pero makakabili ka na sa bakos na 150. Kung meron kang limang anak, magkakaroon na sapatos dahil sa 150. Kung 650 ang pera mo ay bibili na sapatos, sigurado isa lang ang mag-aaway yung ibang pang-anak. Dumating po sa panahon na sabi ko, Panginoon, kung marinig ko po itong mensaheng ito, throw your net on the right side of the boat. Kung marinig ko po ito, nabago po yung paghuhulog ko ng lamba. Sorry po, medyo nakikita ko lang po yung sitwasyon namin noon.
Sabi ng Panginoon, throw your net at the right side of you, and you will find something. This time, nung marinig mo yun, I heard this message siguro mga 10 to 15 years ago. Kaya ako ang binabahagi ito. Because I want to encourage our dreams, our goal, our dreams, connected lagi tayo sa Panginoon. Because we are Christians. We are under His grace. At ayaw ng Panginoon na mamuhay tayo parati doon sa kasalanan ng buhay. Yes! Pinapadaan tayo para makita natin yung kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen? Ipapakita ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatian. Accurate. Accurate po ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Meron tayo ng buhay na walang hanggan. Why? We not share the good news sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya, na hindi pa mangamanan ng Panginoon. Nasa kamay ng bawat Kristiyano. Na makarinig ng salita ng Panginoon at isang hindi mananampalataya. Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, throw your net at the right side of the boat. Mag-uumaga na po ito. Nagtanong ba ang mga alagad kung bakit pinahuhulog ulit ng Panginoon ang net? O na distance na sinasabi, Brother June, ihulog ba yung net mo ulit? O the right side? By the way, gusto ko umbihin ng comment sa aking pinsan si Jewel, si engineer. Kasi po, ang dami rin po niyang negosyo noon na pinagsimulan. No? Supply. Ang tawag na namin dyan, hari ng supply. No? Ganun po. Kasi ang dami niya, tubigan. Kasi tubigan siya. Tubigan, no? Accessories ng mga cellphone, bago pa lang yan. Tapos nagturo siya ng cellphone repair. Dami po. Nag-Taiwan ba po yan? Pero, alam ko po, na meron pong direksyon ang Panginoon sa buhay niya. Kasi sinabi ng Panginoon sa kanya, ay, huwag po na yung lambat mo sa right side. And that is, basically na po yung ganyang eye chart. I think that is the best decision na ginawa po ng ating kapatid. Marami po tayong mga kapatid na nagdi-divorce yun. Huwag po kayong matakot. Ako po, kaya po sinasabi ito. Hindi ko po alam yung negosyo na to ng glass and aluminum. Wala po akong alam dyan. Ang alam ko lang po ay magkalok. Pagpunta sa mga clients, pausapin, politik, no? Follow up. Ito ang buhay talaga eh, ng mga salesperson. Yung first time na nakakuha kami ng project, parang ito po ay, hindi ko masabing aksidente, pero pag nasa Panginoon tayo, lahat po yan ay nasa linya, nasa purpose niya. Pumunta po ako sa isang kapatiran sa Antipolo at nakakita ako ng nagtatayo ng bahay. At makita ko, kinausap ko yung isang engineer. Sabi ko, sir, meron pa ako rito ng brochure. Baka sakali naman po, tingnan niyo po. Sabi sa akin, at tagal pa nito. No? Buhos-buhos pa lang eh. Naglalagay pa lang ng mga ilang panel. Anyway, sabi ko, di bali po, basta bibigay ko lamang po ito. Dumako yung panahon, tumako ang one. Nang balikan ko po ulit, papa, nakita ko po. Sabi ko, malapit na to, sir, malapit na to ah.
Hindi ka ba magpapasalamin? Parang gano'n, ano? At that time, talagang, ano, ang buhay talaga ng isang katulad sa akin na salesman ay magulit. Alam niyo po, hindi ko po masasabing ako po ang gumawa naman. Nakita po ng Panginoon po sa akin. First time po, na yung ano niya, yung residential, a three-story building. Hindi po ako binigyan ng Panginoon ng isang bintana. Dalawang bintana, dalawang door. Pag nagbigay po ang Panginoon, sabi niya, throw your net on the right side of the moon and you will find some. Binibigyan po tayo ng blessing ng Panginoon. Hindi lamang po tayo ang nakikinapang ng mga ama po ito at ang mamahal. First project, ay sabi po ng basa ng mga negosyante, kapag nagnegosyo ka, 5 years, 3 to 5 years, bago ka bago lumaki ang negosyo mo. Hindi ko siya sinasabing malaki yung negosyo na pinagkatiwala ng Panginoon sa akin. It's Artek, glass and aluminum works. Hindi ko pa sinasabing malaki na siya. Pero can you imagine? Kumbaga sa sanggol, dumedente pa siya ng gatas. No? Wala pang kakayahan. Pero binigyan ka ng Panginoon ng isang project na hindi mo makakalimutan. The rest, I think hindi mo alam kung ano pa ang mga susunod. Maybe this will be a history. Kaya mo po sinasabi ito, mga kapatid. Kung meron po tayong pagnanais, pagnanasa, matindi na pagnanasa, na magnegosyo, at alam natin, wala tayo pa kaya. Tangi lamang natin, sabi nga sa data, ay yung ating connection sa Panginoon at ang ating pananampalataya. Hindi tayo bibiguin ng Panginoon kapag nagtiwala tayo sa Kanya. Trabaho, ipopromote ka ng Panginoon. Negosyo, malalakihin niya ng Panginoon because meron siyang purpose sa negosyo. Hindi lamang ikaw, hindi lamang ang pamilya, kundi sa ibang tao, umaagos ang pagpapalang ito. Sabi ko, Panginoon, ayokong mamatay, ayokong magpantay ang aking mga paa. Nababalik ako sa iyo na marami kaming utang. Mahirap po. Parating po sinasabi niya sa Panginoon, Panginoon, pag kinuha mo na ako, sana, well, muna yung aking mga utang. Sa biyaya ko ng Panginoon, almost 90% ng aming mga utang ay bayad na. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mahina ng mahina po yan. Kasi po ang ating Panginoon, ay napaka makapangyarihan. And he deserves all praises sa buhay niyo. Pero, kung tayo po ay sanay na mag-throw ng ating net on the left side, this time, nagsabi ng Panginoon, sa kanan mo naman yung mundo at may mangyayari sa iyo. Our character, maybe. Our attitude, baka parating kaliwa. No? Nasagi ka ng tao sa labas ng karabina. Inagaling ka. Our goal, ano po yung goal natin? Baka po, hindi kasama si Lord sa goal natin. Isama po natin siya.
paraan po ng Panginoon na sumunod tayo when He instructs us precise po ang Panginoon. Accurate po siya. Hindi po siya sumasala. Naalala ko po yung babaeng palo sa the Old Testament. Wala na po siyang harina. Isa na lamang po. At pagkatapos nilang kumain ng kanyang anak, mamamatay lang. Biling po ang isang propeta, iluto mo yan para sa akin. Kakain ako, gutom na gutom ako. No? Gutom na gutom ako. Ihanda mo gawin mong cake yan. Basta makakain ako. At alam niyo po, ang miracle ng Panginoon. Every time na kasalo po yung babae doon sa jar niya, meron po nakukuha natin na rin. Hindi po naubos yung pagpapala ng pagpapala. Same thing din po sa buhay natin. If we trust the Lord, hindi po maubusan ang Panginoon nagsuglan. Because He is the source of all resources ng ating Panginoon. Give the honor of gold and silver. No? Kung ang mundo ay mga unbeliever, ito umaasa sa mundo. Status, kailangan maging mayor ka. No? Kailangan maging congressman ka. No? Kailangan maging presidente ka o senador, ano man. Kasi once na nandun ka sa posisyon, wow, yung pera, maapaw. Alam niyo po, barangay election lang to. Nagpaulan po ng pera yung mga kandidato. Ganyan po ang laro ng mundo. Pero pag ang Panginoon po nagpada sa atin, di natin kailangan ang isang politician. Kailangan natin ang Panginoon na siya may-ari ng lahat ng ito. Amen? Last, sabi doon, sa verse 6, isa pa po ang i-ano, ito, accelerate. And you will find some increase in speed. Pag sinabi po doon, ginawa po nila ito, itong mga bagay nito, they followed instruction, sabi ng Panginoon, throw your net on the right side of the boat. Nang ginawa po nila ito. No? Mag-uumaga na. Kaya na, sabi ng Panginoon, hey, kasi madaling araw na, papunta na ng shore yung mga tao, yung mga isda. Wala na silang chance para manghuli. Pero this time, sabi ng Panginoon, and you will find some. Alam niyo po, nung kanilang minunog yung lambat uli on the right side. Halos po nung kanilang ibabalik na po, nihila na nila yung lambat. Sa dami po ng uli na isda, ay halos hindi na po nila may angat sa kanilang po, sa kanilang pangka. Ito po ay sa dami, sa laki, lalaki ng mga isda. Hindi po yung sapsap, unilis yung kanila, nakuha din. Isda talaga. Marahin pa yun, baka may pampanunod. Sino mahilig sa pampanunod? No? Yung masasarap na isda. Kasi ang Panginoon, pag nagbigay, the best. Hindi siya magbibigay ng mga, mga galunggong. No? Marahin yung mga lulul, mga talagang magandang klaseng isda. Hindi naman sinabi doon kung may lapu-lapu o pampano o ano man. O talaki ito. Pero ang importante doon, kapag nagbigay ang Panginoon, hindi ka niya bibigyan ng pipitsugin na isda. Ang ibibigay niya, the best. Hindi ba mag-accelerate yung faith mo
kapag tinugon ka ng Panginoon sa inyo pangangailangan. This time, para nagpiesta po sa dalampasigan yung mga tao doon. Hindi lamang po sila itong mga alagaan si Peter at ang kanyang mga kasama ang nakinabang ng isda. Pagkos, yung mga tao na naroon na walang mga huli, nakinabang din at binigyan nila. Base po din sa kwento, magpinasa po natin yung John 21. You think 145 pieces yung kanilang nahuli. At alam niyo po, ito ay isang miracle o wonders ng Panginoon. Yung hinihila po nila yung lambang. Alam niyo po, ni hindi po nasira yung lambang. Bakit? Ayaw ng Panginoon doon sa kanyang ibinigay doon sa mga nahuli nila ay makawala. Siyempre, normal naman. Kapag nasira yung lamba, aalis yung mga isda. Pero this time, makita natin na hindi nasira o walang nasirang lamba o yung mga pinapasukan ng isda. So, dahil ang nag-ingat ang ating Panginoon. Ang pagano natin pag nagbigay ng biyaya o kapalan, ay sabi doon sa ating providence is not. Hindi po sa ating title, providence is not. Ang hulugan po niyan ay protecting care of God. Iniingatan ng Panginoon ang bawat kapalan na ibinibigay niya sa inyo. Marahil waldas tayo. Pero ang Panginoon, iingatan yung mga blessings na yan para hindi mawala, para hindi mapaliwala yung pagpapanag niya. Imagine natin, hindi ma-imagine itong mangingisda nito na ganun karami at ganun kalalaki ang kanina maulo. Sea of Galilee. Hindi po ganun kalalaking isda. Marahil yung kanilang maigit, nakukuha. Hindi katulad sa atin, pag pumunta ka ng Palawan o ng Jensen, ang maigit, nakukuli mga isda doon ay mga tuna. Kapag ang Panginoon, tandaan po natin. Gusto ng Panginoon na yung blessing na binibigay niya sa atin ay maglilipak sa ating spirit. Mamomotivate tayo. May energize yung ating pananampalataya. Pinalalakas na tayo. Ayaw ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay talunan. Umuwi po ang mga alagad na ito ng mayroong dalalala. They were not an empty hand. The responsibility and accountability with the silence dahil pagbalik sa kanilang pamilya. Dahil sinunod nila ang Panginoon. Throw your net on the right side of the boat and you will find some. At ito po ang nangyari. Nung kanila po pinawa ito, ang hinihila na po nila. Bawat tila nila, isda. Bawat hila, isda. Bawat hila, isda. Tayo po, ngayong umaga, baka po hindi natin inilalala yung ating mga nets. Iba't ibang nets, meron tayo. Pero naniniwala ako, kapag sinunog natin ang instruction ng ating Panginoon, yung net na yan, our dreams, our goal, the ministry, sa paglilingkod sa Panginoon, reach out sa mga hindi mararamdaman.
pag hilulog natin yung lamang na yun, nakikita natin. Amazing po ang magayari sa buhay ng bawat isa. Ngayong umaga, sa pagtatapos, ang mundo po ay umaasa sa kayamanan ng mga unbeliever, umaasa kung ano ang nagyayari, kung ano ang yaman ng mundo. Well, ang sabi po ng Bible, lahat ng mga bagay nito, pasa. Mababali, wala magpapasa. Pero yung salita ng Panginoon, it remains forever in the hearts of believers. Di po mawawala ang salita ng Panginoon sa mga mana ng palataya. Dahil yan po ang nagbibigay sa atin to energize our faith. To revitalize our faith. Kapag yan po ang ating nakita sa buhay ng ating lupa, ipaglilingkod natin sa Panginoon. Lahat po ng mga mana ng palataya, naniniwala po, we are victorious. We are triumphant. Every battle. Kasi sabi po ng the Bible, sabi, this battle is not for us. It's not for me. This battle is for the Lord. Araw-araw po tayong maharap sa mundo nito. Araw-araw tayong nakikipagbaka. Araw-araw tayong nakikipagbunok. Mahirap. Pero pagkasama mo ang Panginoon, siya ang makikipagbunok para sa iyo. Siya ang lalaban sa kalaban para magtagumpay ka. Isa po ang nais ko na iiwan ngayong umaga. Unbelievers live by sight. But the believers live by faith, not by sight. Ngayong umaga, marahil mapasok na, ang lapit na ng Pasko, celebration ng Pasko. Bisa na na-rush na tayo, nag-worry tayo, meron bang pagkain sa aming pagkainan during that Christmas day? Di po ako naniniwala na wala po tayong magsasalusaluhan sa bawat lamesa na meron tayo sa kanya-kanyang bato na walang pagkain. Because God is a provider. Kung siya po ay provider noon, nagpakain siya ng 5,000, 3,000 tao ng nailang perasong isda, ilang perasong pinapay. Hindi po nagbago ang ating Panginoon. He is still the same yesterday, today, and forever. Ang nais po ng Panginoon sa buhay natin, marahil, can we throw our net on the right side of the world? Pwede tayo magpasya. Pwede tayo hindi magpasya. Pero ang instruction ng Panginoon from a distance, throw your net on the right side of the world and you will find some. Amazing things will happen when you do this because God is a miracle. Magandang umaga.